Magluluto ako today ng sari-saring gulay lang. Ito meron akong yung parang sprout na bilog. Forgot the name. And then repolyo, asparagus, and then yung mga bell pepper na green and red and yellow. And then my chicken, and then red onions, tomatoes, and garlic. Brussels sprouts, there you go. Tapos, ayan, iniinit ko na yung paglulutuan ko. Gagamit ako ng, of course, ang ating extra virgin olive oil. And then, pepper. And then, lalagyan ko ng this one. Oyster sauce. Olive oil naman yan eh, kaya... Ayan, sinabay-sabay ko na. Pare-pareho din naman yan. Igigisa mo rin naman lahat yan eh, di ba? Pwede isabay-sabay na. Kailangan ano, paggisa low heat lang muna. Ayan o, low heat lang. Para hindi masunog ang bawang kasi papait ang bango. And then, isusunod na natin tong ating chicken na may mga bell pepper. Actually, pahitas to. Eh, kesa kainin ko lang ng ganyan, iluto ko na lang, i-incorporate ko na lang sa mga gulay kesa masayang din yung gulay, diba? Para na siyang chop suey na mix. Ganun lang yun. Kailangan maging resourceful. Hindi madaling mamili at saka... magastos mahal ang mga bilhin kaya kailangan walang sinasayang na pagkain. Yan. Bango. Yan. Ang bango niya. And then lalagyan ko rin ng cayenne pepper dahil very healthy ang cayenne pepper. At saka ground white pepper. This is very good kasi ano yan, anti-inflammatory yan. It helps to ano ba yung parang mag-flow yung blood ng maayos. Lagyan natin. Then dito sa tatlong gulay ang unang ilalagay ko itong Brussels sprout kasi ito yung medyo matagal maluto. Mga siguro I would say 3 or 4 minutes. Yan. Ayan, tinakpan ko na mga 4 minutes pa. Medium heat na siya ngayon. Kanina low heat, ngayon medium heat na siya. Ayan, kumukulo na siya. Lagyan naman natin ng oyster sauce. Ayan, okay, that should be enough. Pampalasa. Hindi ako gumagamit ng salt at saka MSG. I don't do that. Tama na yung tunay na lasa ng mga gulay at mga ingredients na Ricardo. And then, ayan, may lasa na rin yan. Exception na lang yan. Hindi naman ako lagi gumagamit ng ano eh, ng oyster sauce. Ngayon lang, dahil gusto ko lang i-incorporate yung lasa ng oyster sauce for a change. Ayan, kumukulo-kulo. Look at that sauce. Yan yung sauce niyang masarap, oh. Look. Then, ilagay na natin ang at itong asparagus. Another mga 3, 4, or 5 minutes. Then, takpan natin, syempre. Ito yung natira sa minatamis na saging na saba. Ano yan? I think mga 8 pieces yan kagabi. Ang sarap niya. Perfect yung ano niya, yung pagkahinog. Dessert yan kagabi. Ayan, tinakpan ko na. Mga 3 minutes pa bago ko ilagay itong cabbage.
maghuhugas muna ako pa dahil since maliit lang naman tong kusina namin, ito lang yung space. Ayoko nang natatambakan. At saka, habang hinihintay kumulo, di mas mabuti nang utilize your time, right? Micromanage or multitasking, maghuhugas na ako para at least pagkaluto, walang masyadong hugasan. Yung kakainan mo na lang. Alright? Ayan. Ayan. Okay na. Pwede na ilagay ang ating, tapos na rin ako maghugas. Ayan, ilalagay na natin ang ating and then takpan natin uli mga another 3 to 4 minutes. May isa na namang hugasan. And then, nakapagsaing na ako. O, diba? 3 cups of rice. Until tomorrow na yan. There you go. Ang bango niya at saka ang lasa niya. Tikman natin anong lasa nung overall na ano kinalabasan. Ooh. Sarap. Nilagay kong cayenne pepper. Spicy, savory and may pagka tangy siya or tangy, yeah. Mm. Sarap. Oh, di ba nagawa ng paraan yung sari-saring gulay tsaka yung pahitas. Thank you for watching, guys. Until the next video, alright? Have a nice day.